isa kang biyanan, kung hindi ka pa kay Elamera, huwag kang mag-react. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga biyanan na paki-Elamera o na nagbibigay daw ng stress sa kakumars natin. Kaya maaari na kayong bumukod. Hello mga ka-idol, ayan, todo na to. Welcome to Labori Team. Welcome to our home. Ayan, isang umaga na naman ang ating pagsasamahan. Kaya nandito na naman si Labori Team kasama si Heart na kumakatok sa inyong mga pintuan mga ka-idol. Isang bagong umaga na naman ang ating pagsasamahan kasama ang baon ko, ang mga kwentong aking nalakap. Ayan, ang pag-uusapan natin Heart ngayon ay tungkol sa mga stress. Sino-sino ba ang nagbibigay ng stress sa inyong buhay mga ka-idol, o ano-ano mga bagay ang nakakapag-stress sa inyo. Ayan, magandang usapan to ha. Nangat ang aking lalamunan sa aking bilis magsalita. Tayo ay nagmamadali mga ka-idol dahil meron pa tayong ganap na pupuntahan. Ayan, unang-una Heart, kamusta ka? Ayan, mabuti naman si Heart mga ka-idol. Kamusta ho kayo mga ka-idol? Kakupars, kakumar, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kung may utang ka, kung anong may utang ka, kung mayroon kayong pinagkakautangan, maaari nyo nang bayaran dahil, ayan, ang pag-uusapan natin ay hindi nila utang. Ang stress, ayan nga mga ka-idol, magbibigit. Ano ba, sino bang nagbibigyan ng stress sa your heart? Ha? Mga kaibigan, ayan, unahin natin ang nagbibigay ng stress para kay heart mga ka-idol ay kaibigan. Anak ko, kung na-stress ka sa kaibigan mga kakumars, kakupars, maaari mo nang maaari mong ano, wag nang pakisamahan. Layuan mo na lang siya. Bakit mo isisiksik ang sarili mo sa kaibigan na nagbibigay sa iyo ng stress, 'di ba? O ganyan lang yung kasimple. Layuan mo ang mga taong nagbibigay sa iyo ng stress. Ganyan lang, enjoy life. Life is short. Ganyan nga mga ka-idol ang gawin mo. Yun lang ang mapapayo ko sa iyo, Heart. Layuan mo, lubayan mo, layuan mo ang mga kaibigan na sinasabi mong nagbibigay ng stress. Hindi maganda yan. Hindi nakakatulong. Number two, nagbibigay. Ano pa? Mga nagbibigay ng stress sa atin, mortgage. Ay, Diyos ko, tama ka, Heart. Ang mga madalas sa atin, mga ka-idol, ang mga kakumars, kakupars dyan ay bayad sa bahay. Mortgage daw ang nagbibigay ng stress. Wala tayong choice kundi bayaran ang ating mga bills. Ang mga bills means talagang nakaka-stress, pero wala tayong magagawa mga ka-idol dahil sa gitna ng pandemya, itigil man ang trabaho natin, pero ang bills bakit ganun tuloy-tuloy? Diyos ko, sana marinig tayo ng gobyerno, ano, itigil naman yung bills kahit ano, once and for all. Yun ang mga ka-idol, wala tayong magawa dyan, Heart. Wala tayong, kundi magtrabaho tayo, magtrabaho para mabayaran natin ang bills. Normal na sa ating buhay mga ka-idol, ang kaakibat na ng buhay natin ang magbayad ng bills. Kaya manage, ano na lang bang, matutunan natin mag-manage ng pera. Ayan, ano pa ang mga nagbibigay sa inyo ng stress? Ano, sandali. Ayan nga mga ka-idol, ayan, uminom lang tayo ng tubig na sa Medsilabori Team. Kasi yung pangatlong nagbibigay ng stress ay ano to, kwento ng ating kakumars, ang biyanan. Ang mga biyanan nagbibigay daw ng stress. Na paano yung boses ko? Ang biyanan. Madalas ano, bakit ganun? Ang mga kakumars, kakupars natin, ano, ang madalas nilang sinasabi ang nagbibigay sa kanila ng stress ay ang biyanan. Huwag ka na kasing sumama, kakumars. Huwag ka nang bumukod na kayo. Kung sino ka man, kung sino man yung kaibigan natin nakikitira pa sa magulang ng asawa, mas maaari na kayong bumukod. Pag-ipunan nyo yung pagkakaroon ng sarili nyong tahanan, ang sarili nyong lugar para hindi na kayo nai-stress sa biyanan nyo. Ano yun? Sabi ni Heart, ang mga biyanan kasi paki-Elamera. Hindi naman lahat kasi maraming nanonood sa atin, Heart, na biyanan. Baka sabihin, tinutukoy natin. Hindi naman lahat. Ayan, nililiwanag tayo mga ka-idol. Kung isa kang biyanan, kung hindi ka paki-Elamera, huwag kang mag-react. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga biyanan na paki-Elamera o na nagbibigay daw ng stress sa kakumars natin. Kaya maaari na kayong bumukod pag ipunan nyo yung ano nyo, yung kukunin yung lugar. Magkaroon kayo ng sariling lugar. Kaya siguro nang
Kaya siguro talak ng talak si ano si Bianan or nangingialam kasi nga nakikitira kayo, baka yung mga rules ni Bianan ay hindi niyo nasusunod. Bawal, anong bawal kumain ng marami, hindi ganoon. Bawal magkalat, bawal magingay, bawal manood ng TV, magtipid ng bills. Ay, nako. Stress ka nga talaga sa Bianan. Hindi mo naman masisisi kasi kung ang mga anak ang hindi nag-aambag, hindi nagbibigay ng ano, pambayad ng mga bills, mai-stress din yung Bianan. Bakit sinisisi nyo lahat? Oo. Kaya, bakit niyo tanungin? Oo. Kung nai-stress ka, tanungin mo sa Bianan mo. Oo. Stress ka ba sa akin? Oo. Di ba? Sasabihin sa'yo, oo, kasi hindi kayo ano, nakahilatag lang kayo sa sala. Oo. Hindi kayo nagbibigay, hindi kayo nag-aambag sa bahay. Talagang ano, mai-stress si Bianan. Oo. Kumakareklamo naman tong si bakit ako? Kumakareklamo naman si Kakumars. O walang nagawang kasalanan sa Bianan. Kaya mahalin natin ang ating mga Bianan, irespeto, igalang. O kung tayo ay nakikitira sa kanilang tahanan, maaari tayong oo, makisama tayo. O sundin kung ano ang mga alituntunin sa kanilang tahanan. Kung sabing walang bawal manood ng TV, bawal manood ng TV. Patayin ang mga ilaw na hindi ginagamit. Ganun. Oo. Kaya na-stress si Bianan, napunta kay Bianan. Ano pa? Yung mga stress ang nagbibigay ng stress sa atin. Sino? Yung taxi driver, sabi ni Heart. Ay nako. Minsan nagbibigay bakit Heart? May, ano, si Heart kasi mga ka-idol nagta-taxi. Oo. Nagbibigay ng stress sa kanya ay ang taxi driver na sumusundo sa kanya araw-araw. Palagi daw late. Oh, Diyos ko na is. Di magbas ka. Oh, baka may stress ka sa driver. Oh, yun na lang sabihin natin, hindi taxi driver. And hindi taxi driver, hindi nga Heart. Ang nagbibigay daw ng stress sa kanya ay ang taxi. O, taxi driver siya, late siya dumating. Kung ang binook mo ay 7, dumating siya 9, 2 hours late. So, 2 hours late si Heart, mga ka-idol. Kaya na i-stress, ayan nga. Ala, nangati ang akin lalamunan ng mga ka-idol. Yun na nga kasisigaw natin dito. kasisigaw ko kay Heart. Ano pa? Nagbibigay ng stress ang amo sa trabaho. Ay naku, oo, bakit ganun? Yung mga amo kasi, akala nila pa pag-aari nila ang kumpanya. Kaya kumakaasta, wala silang sinasanto. Dapat ang mga amo, kung amo ka dyan, kung amo ka mga ka-idol ka kumars, huwag kang ganyan. Oo, ang mga empleyado mo ay nagtratrabaho ng maayos, ginagawa ang kanilang mga trabaho, halos hindi na nila magamit ang cellphone nila. Ano ka daw, very strict, kaya dapat ang amo, oo, bakit ganun? Ang amo minsan talaga nangi-stress empleyado, ano, ang laki pa ng sweldo mo, ang laki ng mga sweldo ng mga amo, pero nakaupo lang, umaasa sa mga sekretarya, gaya ko, alimbawa, ang daming pinagpagawang trabaho, pero ang sweldo niya, mas malaki sa sweldo ko, unfair yun, di ba, Heart? O, di ba, dapat ang mga empleyado, ang mas malaki ang sweldo kesa sa amo. Dapat ganun, ano, kapag nagkaroon ako, naging presidente sila, Boritim, ipapatupad ko yan. Lahat ng mga staff ay mas malaki ang sweldo kesa sa amo. Dahil ang amo nakaupo lang, pa-tsa-tsa, pa-coffee-coffee, pa-sagot-sagot ng telepono, pa-silip-silip sa bintana, pa-check-check-check, mga ganun. Ay nako, ang mga staff mo ang nagtatrabaho tapos ikaw mas malaki. 'Di ba napaka-unfair, Heart? Oh, ano pa ang mga pag-uusapan natin, mga ka-idol? Mga tao o mga bagay na nakaka-stress ang ating pinag-uusapan. Sino pa? Tapos na 'yung kaibigan. Oh, jowang babaero. Ayun, sabi ni Heart, jowang babaero daw ang nagbibigay ng stress. O, kakupars, kung babaero ka, huwag mo nang ini-stress si girlfriend o 'yung asawa mo. Huwag ka na maganap ng iba kung ano. Kung kasal naman na sila, ano yung Heart? Kung kasal ng bababae, stress talaga yan. O si Mrs. Kakumars, kung ng bababae na yung asawa mo, kung may anak, paano gagawin, Heart? Parang ang hirap mag-advise. O, hiwalayan. Paano yung mga bata? O, anuhin mo na. O, dapat pagsabihan mo yung asawa, itigil na. Itigil na ang paghahanap ng ibang, anong putahe? Ibang libangan. Kaya, kakupars, kung mayroon ka mang ginagawang kalokohan, itigil mo na. Okay, ano pa? Mga, sino-sino pa ang nagbibigay sa iyo ng stress? Katrabaho,
Oh, yun na nga, nandun yung sa amo kanina. O, katrabaho daw na, kupal na katrabaho. Kung kupal na katrabaho ka, huwag kang nang i-stress. Kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong dalhin sa, ano, sa trabaho. O, Diyos ko, may mga totoo yan, may nakatrabaho tayo, ano, nangi-stress. Oo, lalo na ba nagtrabaho tayo sa, ano, naging cook kasi sa laboratory noon, na sa Pizza Hut, ayan, pizza, magkakatabi ang nagtatapping tatlo, na-vlog ko na to eh. Ayaw niya, nagbibigay talaga siya ng stress. Kahit anong gawin mo sa buhay, sa araw-araw, mabuti ka o masama ka sa araw-araw sa kanya, i-stress ang kanyang naidudulo. This part is mine, this part is yours, mga ganon. Huwag ganon. Kapag kupal ka, dapat kupalin mo ang sarili mo, huwag yung mga katabi mo. Ayun lang. Di ba hard? Ano pa? Sino-sino pa ba ang mga nagbibigay ng stress sa buhay mo? Ano pa? Mga credit company. Ayos ko, mga kaidol. Sino-sino ba ang maraming credit card dyan? Nai-stress. Alam mo pareho. Nai-stress ang mga taga-call center. Katatawag sa'yo, kakumars. Oo. Hindi mo daw sinasagot ang tawag ng call center. Yung mga agent. Kaya nai-stress sila. Sa may mga credit card. Oo. Kung may credit ka, kakumars, kakumars. Magbayad ka. Bayaran mo yung ano, monthly fee. Oo. Para hindi sila tawag ng tawag sa'yo. Oo. Tapos yung mga agent naman, sila yung nai-stress sa mga may mga credit card. Oo. Kung may credit card, oo, kung may credit card sila, 'di ba? Sila yung tawag ng tawag kasi nga nai-stress, hindi mo sinasagot. Oo. 'Di ba, heart? Siyempre, sinong mong ano, nagtatrabaho sa call center, yung mga agent. Siyempre, kulit sila ng kulit sa mga ano, sa may the owner of the card daw, sabi ni Hart, yung mga owner ng mga credit card, nabubwisit sa inyo ang mga agent, ang mga call center kasi hindi nyo sinasagot, hinahang nyo, o sabi, may kakilala tayo, sa tinawagan siya, nasagot niya. Sinagot niya, hinahanap siya, e biglang credit card pala yun. Bigla niyang nasagot, bigla niyang sinabi, "The number you dialed is not in service," ang sinagot niya. So pinatayan siya ng agent, o di ba, ligtas siya. Tapos sumawag siya ulit, may tumatawag daw siya, hindi na niya sinagot. Blinak na niya. Mautak din si Kakumars, ano. Pwede mong gawin yun, hard, pag may tumawag na agent, hindi ka maghihilo. O sabihin mo, "The number you dialed is not yet in service." Ganon, or press 1 to leave your message. Press 2. Oo, ganon. Ganon gawin mo. Yung mga itinuturo ni Kakumars kay Laboratim. O, tumawag sa akin. Hello? Hindi, ay, agent pala binabaan. Kung huwag mo sagutin pag may tawag na ganyan. Sabihin mo, the number you dialed is not yet in service. O, ganon. The number you dialed is not yet in service. Yung asawa ko pala ang ano, tumatawag. Oo. Dada, sabi niya, nasusunog yung bahay. Sabi niya, gano'n. Wag naman. Di ba, ha? Oo, kalokohan mo, nasusunog ang pamamahay ni Kakumars. Di ba? Ano ba ang ating pinag-uusapan na nagbibigay sa inyo ng stress? Mga chismosang palaka. O, sabihin natin kay kapitbahay, chismosang ano, mga chismosa sa Facebook o nanguusisa sa iyong mga posts. Ay, nai-stress si Kakumars sa tuwing may post siya. Marami daw chismosang palaka sa Facebook nanguusisa. Oo nga, kasi sa Facebook, hindi naman lahat yan mga friends mo eh. Ang dami nag-a-add, di ba? Dapat ano, ina-add nyo lang yung mga tao sa Facebook, yung mga ano nyo, real friends, mga gano'n, true friends, real friends. Kung sa bagay ano, kahit in-add mo, plastic pa rin, oo, marami pa rin plastic na nag-a-add sa'yo. Una, gusto nilang malaman kung ano ang mayroon ka. Number two, gusto nilang malaman kung ano ang pinagkakabalahan mo. Number three, gusto nilang makichismis sa buhay mo, oo. Kaya, oh, di ba, di, ako din naman. Ang dami nating friends sa Facebook na hindi naman. Delete natin, piliin natin. Iscan nga natin sa susunod na araw, hard. Ikaw, ilan ang friends mo? 10,000. 10,000, oh. Ilan yung totoo doon? Dalawa, oh. Di, may 900, 9,998 ang plastic na kaibigan. O, oh, di ba? O, pag bumagyo, ipaanod mo na kay, ano, ipaanod mo kay Facebook. Sino, yun nga daw, mga nagbibigay ng stress. Sino-sino pa ba ang nagbibigay ng stress nyo? Oh, customer ni ano,
customer ng ating kaibigan na si Jennifer. Kasi si Jennifer may negosyo. Lahat na nag-order sa kanya, halos Pilipino. May puti din naman Pilipino. Na-stress siya. Alam bakit? Ang presyo ng balloon 100, tatawaran 20. E bouquet yun mga ka-idol. Kaya itong mga Pilipino naman nag-order, ang kakapal ng mukha. Diyos ko, magkano po ang balloon? Oo, magkano yung balloon, di ba? Kung binili nyo sa labas, mas mahal. Kay Jennifer, abot kaya, abot bulsa. Pero kapag makatawag naman kayo, wagas. Ang hirap kayo magbomba ng ganun. Ganun siya ng ganun. Kaya yung mga muscle ni Jennifer, mga ka-idol, ay ang kasing laki ng mga yung nakikita nyo sa restaurant, yung kare-kare, ang tawag din yung muscle niya, parang oxtail, yung, anong oxtail sa ating heart? Oo, lumaki na yung mga ganito niya kasi kagagaganon niya, kabobomba. Tapos tatawaran nyo yung 20, tatawaran nila yung 20, yung balon na bouquet, parang ganito, ipakita natin. Ayan, ganyan yung mga binibenta ni Jennifer. Tapos kumakatawag ng mga Pilipino, ito, pinupulot yung balon. Mag-order kayo dun kung saan-saan. Luwag sa kanya. Kung makatawad kayo, wagas. O, yun na nga mga ka-idol. Sino-sino pa ang mga nagbibigay sa inyo ng stress na papahaba ng ating kwentuhan. Kung ano man ang nagbibigay sa inyo ng stress, layuan natin. Ayan. Kung sino man ang mga nagbibigay sa inyo, hindi natin pwede layuan mga bills. So, harapin. Ayan. Yun ang sabihin natin. Kung nai-stress kayo sa bills, i-manage natin ang ating mga kinikita, mga ka-idol. Yun lang ang aral na pwede nating iwanan. Kung may mga tao na nai-stress sa inyo, pwede nating ayun nga, lubayan, layuan. Paano yung amo nagbibigay ng stress? Pakisamahan. Ayan, matuto tayong makisama mga ka-idol sa lahat ng tao. Matuto tayong, yun lang ang sinabi ko, heart. Ano ba sinabi ko? Matuto tayong makisama. Oo, hindi mo naman pwedeng layuan yung amo mo kung amo mo ay nagbibigay ng stress. O pagbutihin na lang daw ang ating mga trabaho. Kung may kakupal na nakatrabaho, pakisamahan o intindihin, unawain, huwag patulan na yan. Kung may init ang ulo ang isa sa inyo mga ka-idol, kung mainitin ang inyong mga ulo, oo, huwag nang pumasok siguro para hindi kayo makaabala sa peace of mind ng iba. Ayan, napapahaba ng ating usapan sa usapan mga ka-idol, gaya ng akin sinasabi, bago umalis ng bahay, huwag kalimutang sabihan ng I love you ang iyong mga mahal sa buhay dahil kapag, hindi mo alam kung anong mangyayari sa inyo. At isa pa, isuot daw pinakapaborito niyong damit dahil sa panahon ng sa panahon ngayon mga ka-idol, may COVID, sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung kailan kayo kukunin ni Lord. Dahil mga ka-idol, magkita-kita tayo bukas ng umaga. Ayan.